Nahuli kam naman ang rambol ng ilang kabataan sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Ang isa sa mga tanod na rumisponde sa gulo, sugatan, matapos mabaril. Balitang hatid ni Jay Sabale. Sa JP Rizal Street sa barangay Bagong Silangan, Quezon City, makikita ang ilang kabataan na nakatingin sa dulo ng street na tila may hinihintay. Ang lalaking nakaputi may pupulutin sa gilid. Magtatakbuhan na ang mga kabataan. Sa kabilang dulo, ilang kabataan na nag-aabang. Ang isa may pupulutin pa sa kalsada at mamamato. Maabutan naman ang isang lalaki at lalapitan sabay tatadyakan at pagtutulungan. Lalapit ang isang nakaputing lalaki at titigil ang pambubugbog. Pagtalikod na nakaputi, siya naman ang sasapakin at babatuhin. Madadapa pa ito pero makakatakbo rin at ahabulin. Ang lalaking unang nabugbog, di na makakatayo. Babalikan pa ito ng isang nakaitim na kahit pinipigilan na ay bibigyan pa rin ang nakahigang lalaki sabay aalis. Sa kabilang dulo naman ng JP Rizal Street, makikita ang mga kabataang nagkalat sa kalsada na tila may inabangan. Pero magpupulasan na ang mga ito at ilan sa mga naunang nakuhanan ng kamera na nagrambol, magtatakbuhan. Agad ko po ito ay tinawag po sa aming pong mga BPSO para ma-respondian agad. Paparating na pala ang responde ng barangay. Sa Road 9, ilang kabataan din ang nakaabang na ayon sa barangay, resback ng nabugbog. Mamamato pa ang mga ito. Pagdating ng mga responde sa Road 1, wala na ang mga nagrambulan. Pero dahil sa CCTV, nairadyo kung saan nagpulasan ang mga kasali sa rambol. Masusundan na nila sa eskinita sa Road 9 ang mga sospek kung saan mababaril na ang BPSO na si Fortunato Rosales. Nung unang tama, ginaganon niya, akala niya walang tama. Nung makita ko, pulang-pula na, si Kudong, may tama ka, tara na. Yun, yan na lang po namin sa isabi niyo. Kwento pa ng mga tigabarangay, bago sila makarating sa Road 9, babatuhin pa ang sasakyan nila na tatamaan ang harapan. Ito po yung binato sa amin. Yan, itong guy. Pagbato po niya, ginanon niya sa amin. Sabay tumakbo, tapos binato pa kami, dire-diretso na. Positibong kinilala ni Dasilio na si Carl Pakatang ang namato sa kanila. Ngunit ayon sa kanya, hindi raw siya kasali sa rambol. Galing ako sa inuman, kakauwi ko lang, tapos nakita ko sila nagsisitakbuhan. Siyempre ako, tumakbo na rin ako kasi parang alam ko na nagtatakbuhan sila parang may gulo, parang baka madamay ako. Kaya tumakbo na rin ako sa may bahay. Nakulong ngayon sa barangay si Pakatang na pinag-aaralan kung anong kaso ang pwedeng ipataw sa kanya. Jay Sabale, GMA News.